Ano ka lang, bumper ka lang konti. Naku, ayan na, nang-aaway na. Yari ka, Julius. Are we live? Hi, hi, hello. Welcome back. Welcome back, ha? Welcome back. Pasesya na kayo. May, ano ngayon, may, what do you call this? Power interruption. Kaya kailangan natin ng ano, ano tawag yan? Generator. Andito na po si Vice Mayor Hani Lacuna, ang ating kasamang naglilingkod sa bayan. No. So anyway, going back, no. So bago pa maputol ulit, alam ko medyo marami kayong gagawin ngayong gabi, magbabalot ng mga regalo. No. Si Ate saka ako, malaki na muscle namin. Nakakabuhat ng regalo. So anyway, first things first, nakakatawa dahil nandito na nga si Vice Mayor kasi... Colonel Domingo. nandito po sa ating opisina para sa inyong kalaman ang ating Chief PNP ng Manila o ng District Director o mas madaling intindihin, Head ng Police, no? Ng Manila Police District, si General Balba. Nandito sila, si Colonel Yara at si Colonel Domingo at sampu ng mga kapulisyan. Kasi po, nung ako ay Vice Mayor at si Hani is the Majority Floor Leader at the time, no? We came up with an ordinance, just so you know, sa mga kapulisyan, yung allowance ng mga pulis. For so many years, I don't know what happened, why our policeman is not getting the entire intent of the law. No? But, you know, maraming salamat sa inyo, mga taga-lungsod ng Maynila. Binigyan niyo ako ng pagkakataon. Yung mga konting kuskus balungus, alingas-ngas, no? Yung pinipilit natin yun na ginagamot. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng ceremonial turnover. No? Kasi pina-implement ko po fully yung batas na ginawa namin nung araw. Sakto naman, maswerte itong mga lespo na to. Kami gumawa ng batas, ako ngayon ang alkalde, ako magpapatupad. Siyempre, pag pinatupad ko yung buong-buo, wala na yung ano, wala na yung kay Eddie. At saka kay Patty. Wala na. Kaya matutuwa lahat ng asawa ng pulis ngayong Pasko. Dahil, kasi pinipilit kong ihabol. Bakit? Ayoko naman na ang pamalang lungsod nagagaling-galingan. Tapos yung aming mga kawani. It is unfair. Diba? Sabi nga, ano eh? Ang tawag yan, ano? Charity begins at home. Diba? Ipinararamdam natin sa ating mga kapwa tagapagsaayos, tagapaglinis, tagapagpapatupad ng mga batas, sila'y kasapi ng pamahalaan. At yung pamahalaang kanilang kinabibilangan ay meron ding pagtingin sa kanila. Hindi sila alipin, hindi sila utos-utosan lang. May papakita, kumbaga sa in our small little way, yung pagmamalasakit sa aming kapwa-kawali. So, Junior, pakikuha nga. Ito po ha, just so you know, ito po yung total appropriation. Ito yung ano. Alam mo, gustong-gusto ko to si Balba. Ang daming pulis na babae ngayon sa Maynila. Ang galing eh. Ito po, ayan. Just for the information of everybody, we are now for office, ano lang, parang ceremonial. At malaman din ng publiko. Ito po yung salapi ninyo. Oh, yan, dinagastos ng tama. 150 million 635,000. Oh, yan. Oh, maraming salamat, Vice Mayor. Ayan po, para po sa ating mga kapulisyan. Oh, ngayon, ito turnover ko naman. Sige, dati ibabahan natin 'to. Mangawit kayo. Oh, thank you, General, ha. Ito po, magkano po lumalabas ang lespo, no? Ito, para alam nyo lang, 30,000 pesos bawat isang pulis. Cheque na, nakapangalan sa lespo.
directly. Bumbo. Kaya yan, nasa sa inyo yan. O kaya kayong mga kapulisyahan, pakisuyo ko lang. Kung ano yung naumpisahan natin ng pagsasayo, sige, tuloy-tuloy lang natin. O sige, o, subukan natin. Ito, seremonya lang ho ito, ate. Para, kasi pag ito binigay ko, libu-libu ho ito. O, ibig sabihin lang, o, ready na yung cheque. Pwede na lang i-draw sa, ano, no, sa counter o sa cashier. O, ayan, o. Sige nga, tingnan natin. Padernal, Niño Alarba. Ba, mabait na lespo to. Magaling to si Balba. Family man to si Balba. Gawin mo. Lespo niya, dala pamilya. Ito lang, ito. Hindi ba yung pinakilala mo sa akin, may klibo? Ako nga ba na? Police Maynila nga ito. O, yan na. Merry Christmas. No? Okay, Mrs. Bye-bye. O, sige. Mag-iingat kayo. O, sige. Okay. O, Rome Alba Bibien Villamora. O, si Rome. O, Rome. O, yan. Tingnan nyo, police namin, mga may asin. Pero huwag kayong magkamali. Ako, noong araw, meron akong handpick na police na babae. Mas matapang pa doon sa ano. Major pa siya noon eh. Oo, ngayon, kernel na. Ako, hindi nyo mabobola pulis na babae. Nako, Diyos ko. O yan, ha, Rome. O, 30,000. Eh, magpasalamat kayo sa mga mamamayan ng Maynila dahil pera nila yan, ha? O, pero mag-iingat kayo. Jacinto, Jocelyn, Catrice. O, yan. O, yan. Merry Christmas. O, Dulaikan, Luke San Jose. Ayan. Dulaikan, ingat ka, ha? Mag-iingat ka. Balnao, Brian Caldingon. Ayan, handog sa inyo ng mamamayan ng lungsod. Thank you, sir. De La Paz, Jomar, Biolanco. Ito, matagal na ito sa Maynila rin, no? Ayan, ha? Hero Cup natin, sir. Oo. Ito yung Hero Cup natin, di ba? Oo. Yes, not, sir. Oo. Thank you, ha? Mag-iingat ka, ha? Ha? Ingat ka. Asyod Che. Oo. Frederick. Oo. Ayan, ha? 30,000, ha? Mag-iingat kayo. Dong Hit. Oo. Oo. Ayan. Ayan. Jobet, no? Ayan, ha? Ingat ka. Noblesa. Ang dami kong sexing police, eh. Mm-hmm. Swerte ka. Thank you very much. Thank you. Pasalamat kayo sa taong bayan. Maraming salamat. Sige. Santiago Noel Arcega. May kasama rin. Intrega. Sige, ha? Okay, ha? Good luck, ha? Merry Christmas sa inyo. Malagas ang intelligence ni Mrs. Sige, mag-iingat kayo. Ha? Merry Christmas. Ha? And Happy New Year. Ha? Thank you. Sige. Anyway, General, thank you. De, nakakaya naman. Mahaba-haba pa itong reporting ko. Thank you, pare. Maraming salamat. Thank you, pare. Thank you. Kernel, thank you sa inyo. Ha? Keep safe. Ha? Keep safe. Sige, kasi I have to let go of them. So that they can go back to their respective AO1. So thank you very much sa ating mga kapulisyahan. Yeah. Sa mga judges, di ba? Na-amienda na rin natin. Opo, no? Pinaasan po. Lahat. Nataasan na rin. We're really trying to do our best in our own little way, kami ni Vice Mayor Hanel Lacuna, no? Na mailagay sa ayos at kapanatagan ang ating pamalang lungsod at ang lungsod ng Maynila. No, ngayon, sige, ingat kayo dyan, ha? Diwa kay Kernel. Thank you. Ngayon, ito, para sa kaalaman ng ating mamamayan. At least, andito si Vice Mayor. Tinginan po ninyo. Itong napabalita na lumabas sa online news
ng isang online company, no? News, online news company, na ang Maynila daw ay failure. Harapin natin ang katotohanan. Failure daw, yun yung word na ginamit. At yung atin daw anti-drug, yun ay commentary nung isang undersecretary, no, ng DILG. Hindi ko alam if he was misquoted or meron ba siyang database na hawak for him to say such thing. Sadly, it might be true, no? Eh, kayo naman, mga kababayan, paano ko ba kukwentahin? Magsi 6 months na tayo, no? So, 4 times a week, 4 times a month, meron tayong capital report. We don't, wala pa tayo na-miss, no? Kahit wala, nasa abroad ako, nagka-capital report tayo. You've seen our effort in our own little way. Hani Lacuna and I, the City Council, and our Manila Police District, and other members of the city government. We're really trying our best to keep the city safe. So that's why it is quite unfair, no? It is quite unfair for the city of Manila and to the people of Manila to hear such commentaries nung nanggagaling pa sa ahensya ng pamahalaan. Mano pa, paano siya naging ampere? Eh, simply because kung wala namang pinanghawakan yung undersecretary na yun na data. Okay. O, total, inilatahala nyo yan sa online news, nung isang online news company. Nagsalita kayong ganyan. O, ito naman. O, ito gagawin namin. Tugon. Hindi para doon sa online newspaper o online news. O hindi para kay undersecretary. Hindi yun. Ito para sa inyo. Para malaan ninyo ano nga bang maliit naming kaparaanan upang sawatain yung illegal drugs na sumisira sa pamilya, sa komunidad, sa siyudad, at sa ating bansa. No? In line with the direction of President Rodrigo Roa Duterte to arrest this problem, the city government in our own little way is making effort. Oh, eh, ngayon lalabas natin yung kwentada. Dahil ito, bagay na malaman dapat ng mga tagalungsod ng Maynila. Ako wala akong ano dyan sa yung mga iniisip-isip ng ibang politiko dyan. Tungkol sa 2022-2020. Huwag nyo kaming idamay. Dito lang kami sa Maynila. Okay na kami rito. Bumabangon pa lang kami. We need everybody's cooperation and help. Okay, but be that as it may. Tingnan ninyo. Ito po. Ay, nasa screen na ba? Mm-hmm. Ayan, ha? Babasahin ko. Ha? Nasa screen na. Ito, hindi ito. Julius, saan galing to? Sa PDEA, di ba? PDEA and FBB. Oh, ayan, ha? Oh, hindi ko na ho to data. So, ibig sabihin, third source, third party. Oh. Oh, lalo pa, ang PDEA ang inaatasan ng pamahalaan na ayusin ang drug problem. Oh, actually, in fairness sa lahat ng mga mayor, pag hindi tumulong ang LESPU o ang PDEA, wala yan. Kami, policy, direction. Task prioritization. O, ngayon, para pakita sa inyo, mga kababayan, nasa screen ninyo, i-grab nyo na. O, kasi ito, real news. Yung isa, fake news ho yun. Eh. O, mahirap talaga pagka fake news, lalo na pag may bahid ng, hindi ko alam. Basta importante ito po. Ito po yung tunay na nangyari. O, tingnan ninyo ha. O, yung aking sinundan, since 2016 to June 30 of 2019, that is 3 years, no? Meeting of MADAC, how many? One.
sa loob ng 3 taon, yung aking sinundan, ha? Isang beses lang nag-meeting. Sa 3 taon, isang buong termino. Eh tayo naman, walang pagbubuhat ng bangko. Facts lang tayo, ha? July 1 to December 2019. Monthly meeting plus one special meeting ang ginawa natin. Eh, ang requirements lang ng DILG, quarterly. Ibig sabihin, dapat ang meeting ko lang, 4. Dahil 4 na quarter lang sa 1 taon. Pero hindi. O kasi, ayaw na ayaw ko yung puro press release lang. Maraming kiyaw-kiyaw. Ito po, hindi ito pwedeng. 7 beses na po. Yung sinundan ko, 3 taon, 1 beses nag-meeting. Itong requirements ng DILG, at least 4 sa 1 taon. E ako po, nakaka-6 na buwan pa lang. Nakaka-7 meeting na kami. Ayan po ha, meetings of MADAC. Sumunod, yung sinundan ko, June 6, 2016 to June 30 of 2000. 3 years. Three years. Ang na-clear na barangay sa drugs, 59 out of 896 barangay. Nalaglag yung panganong isa. Di ba? Kasi talaga nakakagulat, di ba? 59. Kasi hindi mo nga pwedeng pasinungalingan ang datos. Tayo naman po. Source. Tingin nyo yung source. Kasi pwede nyong i-Google o ano ninyo sa PDEA para ma-expose kami. Pag kami mali, ako aamin mali. Huwag na tayong magkukubli o mag-sugarcoat. Kasi the best way to address the problem is accepting failure and mistakes and yung pagkukulang. Kasi doon mo may address yun eh. 59 sila, 3 years. Tayo po. Simula July 1. Sige na, sama mo na. Pasa hanggang ngayon. Huwag na tayo masyadong magbubuhat. 6 na buwan. 164 barangays. Na-clear. Hindi, Isko. Self-serving yan. Yung kwento mo na yan. Baka ikaw lang ang nag-clear niyan. Ay, hindi po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, check nyo po yung PDEA data. Kasi hindi naman po pwedeng national yun eh. Utusan ko yun? Dayain nyo data. No. Mapapaya lang tayo pare-pareho. Saka, pag may problema, kaharapin na lang natin. If we fail, so what? We're human beings. We tend to make mistakes and failures in life and is inevitable. But you cannot hide this. 164 ang nalinis natin barangay na free of drugs. Sila 59, 3 taon. Tayo 164, 5 buwan. Hindi po ito buhatan ng bangko ha, basta tayo nagre-real talk lang tayo kasi gusto ko pumanatag ang kalooban ninyo. Okay, yung sinundan ko, 3 taon. Ha? 3 taon. Ang na-clear, na-rehabilitate from drug surrenderers or surrendery ba? Ano ba sa English yun? Surrenderies. Ako mali. Ano ngayon kung nagkamali? Grammar lang yun. Sa Tagalog, sumuko. Mga sumuko. Ayun, tapos ang usapan. sa inyo, ang pagkakamali, inevitable yan. Anyway, 500 lang ang nagamot nila sa loob ng 3 taon. Tayo naman, sa panahon natin, 1,074 in 5 months. Ang na-rehabilitate. PDEA po yan, ha? PDEA. In fairness sa PDEA, you know, I really like them. In fairness sa MPD, I really like them. Pero may mga bulok sa amin. Okay, magkamali doon. May pa ilan-ilan pa sa amin mga tulongges. Pero it won't happen overnight, yung healing and curing. Pero hindi pwedeng ikubli kasi may nag-e-effort eh. Nag-police o PDEA o city government. Sumunod,
Dito ho kayo malubog sa bangko. Budget for Youth Anti-Drug Campaign. O, yung sinundan ko. 2016 to June 2019. Budget, zero. Zero. O, tayo naman. O, naglaan tayo ng 11 million pesos. Workshop for Peace and Order and Anti-Drug Campaign. Yung sinundan ko. Ilan? Zero. O tayo, may isa na. Sa panahon natin ng limang buwan. MADAC Office. MADAC Office, ha? Manila Anti-Drug Council. O tayo, ayan, no? Inalis ko yung isang opisina dyan, no? Inilaan ko sa PDEA at saka sa MADAC. At hindi nyo pwede ikubli yan dahil nasa minutes ng ano yan, peace and order meeting, di ba? Council meeting, di ba? Oh. Oh, eto. Oh, tingnan niyo ha. Oh, yung sinundan ko. Oh, yung drug queen na Sampaloc. Oh, sila tahimik sa tatlong taon. Oh, di ba tayo pinahanap ko? Pinahunting hanggang ngayon. Di ba, meron tayong statement? Pinahanap yung kung sino man yung drug queen eh. Sila na nahimik. Oh, eh, meron nung kasabihan, I think it's biblical, but it was said by Edwin Burke. Oh, for evil to succeed is for good men to do nothing. Oh, yan. Yeah. Oh, yung Baseco. Di ba? Anong ginawa nila? Hinayaan nilang lumago. Dati, yung illegal drug trade, talamak. O, di ba, sinuyod ko? Di ba, nakakalawit na ilan junior na? 17, ano, di ba? Oh, I'm just sad that two died in the encounter. Oh, eh, hindi natin gusto yun. Pero, hindi po pwedeng, pag tinignan mo yung balance, seven, in one operation, 17 nakuha, buhay, ligtas, nananagot sa mata ng batas. Yung dalawa, eh, pinili nila yung landas na yun eh. Eh, may karapatan din naman yung police na pagtanggol ang kanyang sarili. Oh, ayan po. Ayan pala, nasa screen ninyo eh. Oh, ayan. O ngayon, bakit kami failure? Ayun ang aking tanong. Anong motibo ng ganong press release? Eh, kayo na po sumagot, mga kababayang nanonood. Pero yan hindi pwede ikubli. Paano binibigyan ng grado? Hindi ko rin alam. Magtanong kayo sa ibang mayor, malamang hindi rin nila alam. Oh, scary po yun. Oh, bakit po scary? Una, scary yun sa mga nasasakupang mamamayan. Kasi magkakaroon ng ano yun eh. Ang tawag, anxiety. Pangalawa, it will be subjected to discretion. Yung scoring. Kaya dapat yan sa kabuuan. Pero mga kababayan, pumanatag kayo sa kabutihan loob naman ni Secretary Anyo. Sinabi ni Secretary Anyo na yun ay daw yung pagkabagsak na grado ay doon daw sa nakaraang administrasyon. Na ikinagulat ko naman doon sa assistant undersecretary ang statement niya, Manila mabibigyan daw ng show cause order. O ngayon, huwag niyo na ipadala yung show cause order dahil ito lang yung sagot sa show cause order niyo. O dito na lang kayo kumuha, sayang pa yung papel ng pera ng gobyerno eh. Ito, panoorin niyo, libre. O ngayon, the best way to do it is check niyo yung ano, yung data. Kasi hindi namin data yan eh. Hinugot na. Kami kasi dito, trabaho, pulisiya, programa, araw-araw ginawa ng Diyos, araw-araw. Then, data won't lie. You know, somewhere along the way, are we, Honey and I, are effective on creating such policy and programs? So, who quantifies it? Kami rin ba? Ano yung kami nag-grade sa sarili namin? Hindi siguro period. O, kaya, yan, hindi ko sila sinasagot. Yan,
ay ipinahahayag ko sa mamamayan ng lusod ng Maynila ang effort natin. Ako naman, naniniwala, I always still believe in the system the way I ask the people to continue to believe in the system. No? Kaya, let's see. Ayan, hindi na po pwedeng ikaila yan. Ngayawan Diyos. Ngayon, tapos na. Nasagot na ng syudad. Ngayon naman, ako naman. Si General Balba, nandito kanina. Alam naman niyang lagi ako nakikisuyo. Sawatayin natin yung illegal drugs. Ako naman, nananawagan sa national government. Dagdagan niyo kami ng impormasyon. Kasi ang basis nga namin ngayon, mas powerful pa yung impormasyon namin. Alam niyo bakit? Netizen ang nagbibigay sa amin ng impormasyon. Baka akala ninyo. Yeah? Binibidyoan ng netizen, pinadadala sa amin sa messenger. Madami yun. Binabalida naman namin. Huwag kayong mag-alala sa mga sa masusumbong. Bago namin kayo aksyonan, iriribalida naman namin. Kaya ako, nakikisuyo, tulungan nyo na kami sa Maynila. Buong kababaan loob. Talagang kailangan namin ng tulong ninyo. No? Sa ating mga pulis, mag-iingat kayo. Ako, namatayan ng pulis, ha? Noong isang linggo. I mean, itong week na to, pero nangyaring insidente noong isang linggo. Namatayan ako ng pulis. Rumispondi yung pulis. Alam niyo ang hirap ng pulis. Naka-uniforme. Yung criminal, hindi. Malay ba nung pulis ko na pagbaba niya, barilin siya kagad. Kasi naka-uniforme yung pulis. Rumispondi yun sa reklamo ng taong bayan. So, ano ko yan eh? Pagbabalanse. But what matter most is we're gonna address it. Kami naman na yun. Kaya sa ating mga kasamahan, sa national government, nagpapasalamat nga ako kay kay Secretary Simato, kay Secretary Tugade, Secretary Villar, Secretary Bernard Romulo, Secretary Lopez, lahat ng mga malalaking na nakatumutulong sa Maynila. Kay Secretary Anyo. Ayun ang... let's just work. Huwag niyo isipin masyado yung 2022. Dito lang ako sa Maynila. I owe it to the people of Manila. Hayaan ninyo magtrabaho muna ako sa Maynila. Huwag masyadong malayo ang tingin. Buti sana kung nakabisikleta kayo. Yun, effective yun sa bisikleta. Kailangan malayo tingin mo para hindi ka matumba. Pero kung naglalakad ka, sobra layo tingin mo, matitibo ka. Hindi mo makikita yung graba. Malamang madapa ka. Ano lang po, pakisuyo lang naman. Basta ako, magtatrabaho po ako. I owe it to the people of Manila. Basurero lang ako, ginawa niyo ako mayor. Sukli ko na lang sa inyo, maglingkod ng maayos. At hindi perfecto, ha? Okay, magkamali kami ni Honey. Perfecto. San Cesar, magkakamali kami. We're still human being. San Cesar, our programs is not perfect. But mind you, once nagkamali kami, matututo kami. Pag hindi sapat yung programa, gagalingan pa namin. Paano magiging sapat? Ganun lang. Fair and square. Walang mga... Kaya nga kami nagla-live ng Facebook . Kasi sa live, because thanks to Kuya Germs, that's entertainment. No? Thank you sa GMA7, doon ako nag-umpisa. Sa live kasi walang pwedeng ikubli. So makikita ng utaw yung kakulangan namin bilang pamahalaan. Makikita rin ng utaw kung kami ba'y epektibo. Yun ang purpose on live. Maraming salamat kay Zuckerberg. Bakit? Yun ang dapat ipagpasalamat ng tao. Bakit? Kung gagamitin ng lahat ng tao sa gobyerno, yung live feed, sa mga pagpapatupad ng alituntunin, ang tao well-informed. Di ba? Hindi naman naghahanap ang tao ng perpektong solusyon . Ang inahanap ng tao, ina-aksyonan ba yung problema? Tinutugunan ba yung kanyang hinaing?
Yun po ang purpose ng aming live. Wala akong ibang purpose yan, politika. Hindi, na-invento lang namin yung konsepto. Pero yung teknolohiya, hindi namin invento. Existing. Pwede naman ako mag-live habang naliligo, kung gusto nyo. Pwede naman yun eh. Yeah. Pero hindi ginamit namin because I was fortunate enough to be taught by my professor in somewhere in the Western world that how to utilize technology in governance. Kasi ang gusto ko, yung pamahalaan at tao, ang pagitan lang, screen. Ito lang ang pagitan. Ibig sabihin, tao, pwede mag-participate. O, yun po ang purpose nun. Kaya huwag kayo masyado nag-iisip anong purpose. Pag-gugobyerno lang ho ang purpose nun. Ngayon, eh, kung hindi kayo masyado nalulugod sa live, eh, pwede nyo kami i-block. Oh, may karapatan naman kayo. O baka natatamaan namin yung political interest nyo, eh, i-block nyo kami para hindi kami lalabas sa feed nyo. Ganun lang ho kasimple. Let's move on with our lives. Generally speaking, the people deserve better from us. Tingin ko lang. Sa akin lang, ha. Eh, ito, kinopya-kopya ko rin lang naman ito. Eh, kopyayin nyo, di okay. Wala naman problema. We're really trying to be stressful. In fact, na ikinalulugod ko nga sa ibang netizen, eh. Alam nyo, no, kinalulugod ko sa inyo? After the event, ha? Kasi siyempre, minsan, pagod ako, nasa traffic, ninyanyanga ko yung mga comments nyo, saka yung complaint ninyo. Pati bundling, paggawa ng poste. Ano yun, ha? Binabasa ko po yun. Oh, kita nyo naman, maraming nag-request sa akin na tumba na yung poste nila. After 2-3 days, boom, tayo na yung poste nila. Maayos na ulit. Bundling rito. Sa inyo galing yun, hindi sa akin galing yun. Which is natutulungan ninyo ako maging epesyente at nakakaldag ko ng konti yung mga taong pamahala, no, kanya-kanyang ahensya. Ayan, tingnan ninyo. Sa inyo galing yung mga yan. Oh, kita nyo yung mga yan, o kanalo. Kayo yan. Kayo ang nagbibigay sa akin impormasyon yan. Oh, eh, kinalulugod ko naman. Bakit? Aba, ang dami kong impormasyon. Nakapalpakan namin. Oh, di isa ka naman ako na bibigay sa mga kapwa, ahensya, no? And then we are efficient. So, yan lang po intention niyan. Oh, pag masyado na kayong naapektuhan, hindi ko alam bakit sa politika ninyo. Pabiyahan nyo na kami rito sa Maynila. I think, sa amin naman, eh, wala naman kami masamang intention, maglingkod lang. Tulungan nyo na po kami. Pakisuyo naman. Ito'y kapitolyo ng bansa. Eh. Mukha ng ating bansa. Ay, nalulugod nga kami, kahit si Pangulo, kayo naman nakarinig, nagugustuhan niya. Wala naman talaga masamang intensyon. So anyway, moving on. Let's move on. Okay. Oy, ate. Oh, kamusta naman? Sama ko to sa kwentuhan si ate. Marami salamat. Nakailang kayo kanina sa gift giving? Madami-dami po. Yung huli namin sa Zamora, 7,000 na eh. Noong umaga po, sa Pio del Pilar, 6,000. Mm-hmm. Tapos yung sumunod po, noong hapon na, tatlong areas po kasi noong hapon, isang 3,000, 4,000, tapos 7,000. Oh, yung pinag-uusapan po namin ni Vice Mayor, tingnan po ninyo. Kanina lang kasi ako nakamiss dahil marami akong kailangan papeles. Sabi ko sa inyo, pinaprioridad ko naman ano yung dapat i-prioridad. And daw nakapunta sa umaga, yung ano yan, yung isa? Pio del Pilar, saka yung isa pa. Tapos yung isa nakarating ako, yung sumunod hindi na ako nakarating kasi kailangan ko pumunta kay Pangulo. Sa event dun sa, ang tawag yan, yung drill. Silent drill. Yan po, ginawa po namin ng pamahalang lungsod. Regalo po yan sa inyo. Para kahit pa paano may papagharimunan. Dati-rati, just for the record, every year ang binibigay lang ng pamahalaang lungsod, 50,000 families na nakasupot. Yung parang sa disaster, mm-hmm. Tama ba yun? Mm-hmm. Ngayon po,
naging masinop kami. Hindi ho sa pagbubuhat ng bangko. Pinilit namin maging masinop. Ayan po. Ayan, sa base ko yan. Ayan yung picture. Naalala ko yan, sa base ko yan. Corazon Aquino. O, Corazon Aquino. O, maayos na maayos. Ayan, dami. O, 150,000 po na pamilya. Same budget. Same budget. Same budget, ha? 150,000. Tapos tingnan po ninyo yung box. Decente, maayos. Because you always deserve better from the city government. O ngayon, o meron lang ho kaming kahinaan. Eh, para malaman nyo na rin anong weakness namin. Hindi po namin kayo kayang yakapin lahat. Dahil tayo po ay 1,800,000 mamamayan ng lusod ng Maynila. So, kung kami, kaya kung dati-rati nabibigay 50,000 families lang, kung 5 per family, so that's about 50,000 times 5 is 250,000 na individual out of 1.8 million. Or kung kami naman po, modesty aside, kung 150,000 times 5, that is 750,000 of our population. So, talaga pong paumanin na, pasensya na, lalo na yung may mga kaya. O, hindi ho dahil sa binibigyan namin ng diin yung iba, eh, hindi namin kakayanin lahat. Unang-una, eh, same budget. Pero malay ninyo, ito nga eh, lilimang buwan lang tayo. Same budget ha, same budget. O, birihin ninyo, 100. Ayan po yung ating mga kababayan. O ngayon, let me thank the following. O, kasi, alam niyo bukod sa mga ayan laki na ng muscle ni Ate Hani. Kanina lang ako magaan, hindi talaga nakasama because I really alam niyo talaga ang tunay kong kaligayahan. Honestly, that's why I love doing those every December, yung pagmumingiti. Yung tao. Nakakatuwa na 'yun, energy na namin 'yun. Appreciate niyan kahit paano may mapaghahari mo na kayo. Oh, pinagpapasalamat ko kanino. Maraming salamat sa MTPB sa tulong na binigay nila sa atin. Maraming salamat sa Kaagapay sa tulong na binigay nila sa atin. Maraming salamat sa Kaisa sa tulong na binigay nila sa amin. Sa City Engineering, City Officials, sa mga konsehal. Lahat yan nagtulong-tulong. City Council, lalo na City Council. Tinulungan kami. Tandaan nyo ha, ito po ay trabahong ehekutibo. Executive function po yan. Pero katulong ko po ang ating Vice Mayor sa lokal na legislatura. Kasi mas mabilis, mas epesyente. Maraming salamat sa MPD. Tinulungan nila tayo. Mapayapa, maayos, walang aksidente. Bakit? Higit sa lahat, maraming salamat mga mamamayan ng lungsod sa pakikinig ninyo sa amin. Yung disiplina. Bilib ako sa iyo, ano yung na-invento mo? Parang elementary. Arms forward. Arms forward. Sumunod ang utawa, baka kala ninyo. Nakakatawa. Yun lang naman ang amin eh. Tapos mabilis lang, nauubos agad. Nang walang aksidente. Kasi ang dala namin, grasya. Hindi disgrasya. Di ba? Kaya yun ang panawagan natin. Hayaan po ninyo. Basta, pipilitin natin. Pipilitin natin na maakap lahat. Di ba? Basta, what is important, we tripled. Ayan, nakita nyo yan, yan, 4 a.m. Yan, nasa screen, alas 4 ng umaga yan. Ito, 6,000 families, no? Tingnan nyo yung tao. Kasing dami ng tubig ng dagat o ilog ng Pasig. Pero ni isang aksidente. Wala. Okay, maraming salamat sa mamamayan ng lusod ng Maynila. Unti-unti na natin na a-adapt yung ano yun, disiplina, no? Yung, kasi para sa inyo naman talaga. Ayan, sa Parola District 1 and 3 yan. At 4 a.m. gising na ang gobyerno. Noong Lunes yan di ba? Noong Lunes yan. So, thank you very much. Ngayon, yung pangarap natin sa ating mga senior citizen, tupad laway na. Nade-deliver na rin yung cake. Si Vice Mayor Hani Lacuna, nag-deliver ng cake yan. Tuloy-tuloy. Nag-average tayo ng 600 to 700, minsan 800 a day. Yep. Kasi lahat na may birthday ng
December, kasi may natira pang pera para doon sa purpose na yan. Ginastos natin. Ba't natin ginastos? For public purpose. Kanino? Doon nakalaan nyo sa senior citizen. Bakit? Yun yung batas na hiningi ko sa Konseho ng Maynila at sa awa ng Diyos, sa tulong ni Vice Mayor, na isang batas. Dapat yun, next year pa. Hindi, nandiyan na yung pera. Kasi ako, naniniwala ako. Ito ha, total, nagkukwentuhan lang naman tayo. At para na rin sa information. Ako, hindi ako naniniwala sa gobyerno na nagtitipid. O savings. Pag nakarinig kayo ng gobyerno, ha? We have a savings. Halimbawa lang natin, may saving kami na 1 billion. Let's just say, for purposes of conversation, may savings kami ng 1 billion. Gobyerno ha, gobyerno. Huwag na tayo magpapangalan. Pag-iisipin mo, initially, maganda pakinggan. Para sa akin, mali yun. Kasi ang gobyerno, hindi bangko. Hindi para mag-impok ng pera ang gobyerno. Ang gobyerno parang gumastos. Okay. Maganda ang savings. Ayan ha, para pera naman. Basta yung paniwala ko, personal ko yun. Ayokong may matitirang pera sa gobyerno. Dahil yung pera na yun dapat ginagastos sa public service. Ngayon, kung talaga may savings, alam mo, 1 billion may savings, ha? Tapos may squatter ka pa rin. Ang kasagutan niyan, squatter, pero may savings ang gobyerno, palpak na pamamahala yun. Bakit? Ba't ka nagtipid? Meron pang mahihirap. Yun lang akin, ha? Yan ang para lang maintindihan nyo at mauunawaan ninyo ko. Kaya ako, kahit 5 duling na lang yan, ibibili ko yan ng paracetamol basta kailangan ninyo. Yung ganyang bagay. Kasi yan, ay bitawan namin pangako yan ni Vice Mayor. Ngayon, sa bagong pamamahala sa gobyerno ng lusod ng Maynila, tao muna bago kalsada. Yan po. Maraming salamat sa mga nakinig. Wala tayong aksyon. Salamat sa Diyos. Walang disgrasya and so on and so forth. Natapos din. Sakit sa kamay. Alam nyo kami dalawa sa tsikot? Ano ng paper ka? Pag nasa tsikot kami dalawa, kumparahan kami ng kumpara, ilang sugat mo? Ayan o. Yung hiwa ng karton. Actually, hindi namin kailangan gawin. Huwag kayong magkamali, ha? Pwede naman namin hindi kailangan gawin, no? Kaya lang, ang sarap ng feeling, di ba na ate? Pag tinitingnan mo, matanda, bata, yung pag binota mo, tas yung ngiti, you see hope, yun yung sukli, eh. Kaya sulit yung ano, yung pagod. Kaya lang talaga masakit, ha? Yan, no? Puro hiwa ang kamay ko. May karton mo kasi yan, inayos namin, ginawa namin mukhang Regalo. Pinag-isipan talaga. 3 buwan natin hinanda yan. Ano? Uh-huh. Maraming salamat ha, kay Director Rep Pogoso. Kay Rep Pogoso. Ayan po, mga kababayan. No, sa mga hindi naman nakatanggap, pagpasensyahan nyo na po ako. Pinilit kong akapin ng maraming poste. Hindi ko man kayo naakap. Ayan nyo sa ibang services naman. Let's just be happy that some natulungan, yung iba naman, ay kung nakaluluwag naman kayo, ikalugod na natin na may makakain yung kapitbahay natin. At meron sila mapaghari mo na. Maraming salamat sa mga chairman. Mga chairman, ha? Thank you, ha? Mga kagawad, no? Ang daming chairman. Ang daming kagawad na tumulong. Tanod! Ang dami rin, mga tanod. Maraming salamat sa inyo, sa tulong ninyo. Mga kagawad, mga chairman, talagang tumutulong. Ngayon, kung marami kang gusto magpa-selfie, pasesya na kayo. Kasi pagka ako naman ay nagpa-selfie, biruin nyo, 7,000 yun. Paano naman yung nasa labas, nasa init ng araw? Bale, lagi naman ako nasa kalye. Pero we try to accommodate as many as possible. So sa ating mga kababayan, you enjoy it, okay? So thank you very much sa ating mga kababayang nakisa at mga kawani at organisasyon. Thank you very much sa inyo. Okay. So
Siguro lumalalim na ang gabi, no? Sige, okay. Ayan, puro ano eh, puro ang report bawat area eh. Yung kung saan kami nagpunta. Eh siguro, yun na rin yun sa pangkalata. So ito na lang, no? Kasi yung mga nakasulat po dito, yung area, ilang tao, pare-pareho po, no? Pero ito malaga. Maraming salamat kay former ambassador na president, chairman of DBP, no? Chairman Romulo, na-approve na po yung ating 5 billion na loan. Ayan ha, mga kababayan, huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. Ayan, sa akin na galing. Kasi there must be a reason. Yeah? Umutang ako. Kanino ako umutang? Sa korporasyon ng gobyerno. Ano pong ibig sabihin? Kanang bulsa, humiram sa kabilang bulsa. Parehong gobyerno. Umutang ako. In fact, dalawa yan eh. Ito, gagana na. Sa meron tayo sa land bank, inaayos pa nila yung papel. Pero mas mabilis yung DBP. Nagpunta po ako noong isang araw sa DBP. Naaprubahan na po yung ating 5 billion. Yes. Inutang ko po, inutang ko. 5 billion pesos. Ayan. Okay, si President Herbosa, saka si Chairman Romulo, at top executive ng DBP. Ayan sila lahat, mga board of directors. Ang ganda ho ng seremonya yan. Ayan ha. Ngayon, Mayor, ba't ka naman nangutang? Yun ang, di ba? Kulang ipangutang ko kayo. Bakit hindi? Ha? Dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. Ngayon, ha? Inaprobahan na. Na City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng... anong mas tapos? Alas 4? Mm-hmm. Ng session? Yung appropriation. Sa in-city vertical housing program. Yeah. Hospital ng Maynila. Manila Zoo. At yun, mga health centers. And so on and so forth. In fact, inabot po siya na halos sa 5.6. Actually, 7 na. 7 nung una. Mm-hmm. Inislas ko muna yung isa. Dahil saka na yun. Dahil yun naman palamuti. Ayan ha, kita yun. Palamuti. Inuna natin yung basic health facility. Ayan. Bakit? Kala ko ba 5 billion lang yung inutang mo? Bakit 5.6? Alam nyo bakit? Alam nyo magkano natipid natin? Yung hindi tipid, yung nakolekta natin, yung efficiency, 600 million in 5 months. Ibig sabihin, meron talaga tayo regular na kukuha. Pero pa talaga tayo dapat makuha na hindi nakuha ng mga... previous. Kung sino man. Anong dahilan nila, ewan ko sa kanila. Pero nung tayo naupo, pumasok yung pera, 600 million. Yun, isinama ko yun. Cuentas claras. Ayan ha. Ngayon, Mayor! Paano natin babayaran yan? Huwag kayong mag-alala. Magaling magbayad ang Maynila. Diba? Yan, hindi naman maapektuhan. May pag-aaral na ginawa dyan. Bakit ba minamadali mo? Para lahat ng katanungan nyo sa mamaya, sa mga commentaries nyo, ba't nyo minamadali? Abay, oo naman. Dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali kapag magtatatag, magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam nyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas, akinsis, may sweldo ako. At 30, may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang akinsis, wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako. Kaya wala ko isinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Darating din naman yung pera na yun. Ipinagpauna ko lang.
Oh, bakit to? Eh, yan, yan. Maganda to. Ito, medyo magandang i-share natin to sa ating mga kababayan. Taon-taon, bilyon ang makukuha natin sa national government. Diba, ate? Mm-hmm. Oh, ang tawag doon, IRA. Yep. Internal Revenue Allotment. O, yan, ha. O, pag-gobyerno na ho ito. O, sinishare lang namin sa inyo. O, Internal Revenue Allotment. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto ng national government, yung bahagi ng kita, babalik sa lokal. In this case, Maynila. Maynila. In advance ko lang halos yung taon-taon. At hindi lang pwedeng kunin lahat yun. Portion lang. Is it logical? Opo. Eh, bakit? O, tingnan ninyo, ha. O, ito naman, simple economics lang, ha. Simple economics lang. Baka nagiging boring na sa inyo. Pero, at least, you can check this. Simple economics lang. Kinuha natin 5 bilyon. Nakapagpagawa ako ng, halimbawa, isang gusali. O. Ngayon, ang halaga ay 5 bilyon. Parehong gusali, gawin ko 5 taon simula ngayon. Hindi ko na siya magagawa sa halagang 5 bilyon. Ha? Parehong design. Parehong dami ng floor, parehong materyales, ha? Pero yung 5 bilyon na kaya kong ipagpagawa ngayon ng isang gusali, patungkol ba o kalusugat, hindi ko na kayang ipagawa sa parehong pera 5 years from now. Bakit? That is less 15% in terms of value. Ha? Hindi kita maintindihan na mayor. Ang tawag ko doon, inflation rate. Halimbawa lang, sinabi ng BSP, hindi ko alam, ha, kung ano ngayon ang inflation rate. Halimbawa, sinabi ng BSP, meron 3% na inflation rate. So, times 5 years, that's 15%. Ibig sabihin, ang pera natin 5 years from now, 5 billion pa rin. Pero yung halaga ng pako ay, ano ba, 15% ng ano? Oh, may a lawyer ka nga pala. Mali ako natanong. Ito, doktor din. Mali yung natatanong ako. Wala bang mathematician dito? Ay, bagay. Oh. De 15%. Oh. De, pagpalagay mo na, oh, 750. Uh-huh. Oh. So, ang value nung ipatatayo natin building, parehong design, ha? Parehong design. Oh. Is 5 billion and 750 million. 5 years from now. Sino natalo? Tayo. Ang tawag doon, cost? I don't know. Hindi ako economist eh. But definitely, I'm pretty sure about inflation. So, kung ito ay piso ngayon, 5 years from now, kung 3%, magiging 1 peso and 15 centavos. O ganun din yung, ganun din mangyayari doon sa sinabi natin. Tama ba? 750, 15% of 500 is 10. So that's what... Hindi kailangan akong mag-calculate. That. 500. Oh, 750 nga. Ang galing. 750. Oh, yun. Oh, ngayon. Naitayo natin ngayon. Nakamura tayo. Bakit? Ang pinagbasihan ng pagkukuha ng pera ay future income. Ha? Oh, future income. Ang pagkukuha ng pera. Ipinagpauna ko lang. Yung kikitain natin next year, a year after that, and so on and so forth. Ito maganda. Mas mahaba kung babayaran yan. Long term. O, pag long term, hindi nagagalaw yung billion natin. Pumapasok pa rin yung pera. Nababawasan lang a few hundred million pambayad ng principal at interest. Tanong, may kikita ba? Siyempre. Sino? Bangko. Nagpautang yung bangko eh. Eh, ano yung bangko na yun? Pribado? Hindi. Gobyerno rin. Kaya sinasabi ko siya, ito ang pamahala. May bulsa sa kanan, inilipat lang yung pera sa wakali. Oh, parehong bulsa. Kapakinabangan pa rin ang tao. Oh, bottom line. After yung mga konting pagpapalit. Bottom line. Pakikinabangan ba ng tao ngayon? Yung magandang posible. Ah, opo. O, yun ang hinahabol ko. Kasi napag-iwanan tayo. O, ng panahon. Ayan, ha? O, para kung meron pa ako hindi na sagot sa inyo, o, i-comment nyo lang dyan, i-share nyo sa Facebook, o, tapos i-comment nyo lang dyan, baka machambahan ko.
ay pipilitin kong ipaliwanag. So nakita niyo ang intensyon, nakita niyo ang plano, nakita niyo ang dahilan at pag-analisa. Mm-hmm. No, pag-analisa. Oh, ayan. Oh, ayan po ang the capital report para at least fair naman sa inyo. Oh, no? So ayan po, maraming salamat ha DBP. Land Bank. pero hindi pa inaayos pa ng Land Bank. Mas mabilis yung DBP. Abilidad yung DBP. Thank you, DBP family. Para sa kaalaman ng lahat, mula Apari hanggang Hulo, buong mundo, lang mga Pilipinas. Ano yung DBP? Development Bank of the Philippines. Ha? Yan ay pag-aari ng pamahalaan. Tapos niyan. Hindi pa ako nag-iinit. Dumiretso na ako sa Recto University. Sinabi ko sa inyo, sumpain ng langit. Sinabihan ko na kayo Sabi ko sa inyo, kaya pag kayo napag-abisuhan, maswerte nga kayo sa totoo lang. Saan kayo nakakita ng gobyerno? Sasabihin sa iyo, huy, huhulihin na kita. Meron bang ganun gobyerno? Wala, di ba? Pero hindi. Hanggat maaari, nag-aabiso ko. Bakit? Ayoko pakulong ng pakulong. Bakit? Gagastusan pa ng taong bayan yan eh. Pakakainin mo. Bibigyan mo ng tirahan. May bakal nga lang. Di ba? Gwagwardyan mo. Di ba? Pero kung kaya niya makuha sa diplomasya, dinidiplomasya ko kayo. Pero hindi kayo pwedeng mag-aryari. Ayan. Ngayon, Recto University. Sige, mag-imprinta pa kayo. Baka kala ninyo, yung nakita nyo po, bating panimula pa lang yan. Ayan, kumbaga sa bahagi ng liham. Bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, lagda. Meron pa yan lagda. Malayo pa yan. Kaya kung ako sa inyo, yung may mga tinda nyo, tinda nyo, yung mga nag-iimprenta dyan, tuloy kayo maghanap buhay. Mga tarpaulin printing, resibo, printing, ng private, lahat. Tingnan nyo, pinasok talaga sa loob. Tingnan kung gano'ng katindi yan. Tuloy kayo magnegosyo dyan. Huwag kayo mag-iimprenta ng diploma. Huwag kayo mag-iimprenta ng fake na ID ng LTO, ng NBI, ng police clearance, ng PWDs, ng senior citizen. At higit sa lahat yung kiniinis ko sa lahat. Biruin nyo pati resibo ng gobyerno, iniimprenta nyo ng city government. Wag na wag. Hindi namin kayo titigilan. Mananawa kayo sa amin dyan. May selyo pa hawak si Magdaluyo. Si Magdaluyo. Ang kernel ng bayan. Favorite ko yan . Magaling yan, si Magdaluyo. Talagang saan kayo nakakita? Sinokpa ko rin yan, ha? Wala akong inuutos na hindi ko kayang gawin. Si Magdaluyo, official yan. Birin nyo itsura, parang ordinaryong polis. Sumasama kami lahat. Kami, inilalagay namin sa risk ang aming buhay. Kasi ang intention namin, ipakita sa inyo na seryoso kaming ubusin namin kayo. Wala kayong mga puwang dito, mga kriminal, drug addict, cellphone snatcher, holdapper, wala kayong puwang sa Maynila. Una kong payo, tumigil na kayo, mag-iba na kayo ng linya. Hindi kayo makuha sa ganun payo, umalis kayo sa Maynila. Hindi kayo welcome dito. Ayan, awa ng Diyos. Yung mga pulis na patong, ha? Basta ako, napagsabihan ko na kayo. Susunod, mga aresto ko sa loob mismo ng presinto. May hawak ako sa inyo. Kaya lang ako kasi ayoko ng hate . Ayoko ng gobyerno na may hate. Gusto ko lang maipakita sa inyo. May concern pa rin kami kahit na kayo kriminal. Kriminal, binaginagalang namin ng karapatang pantao. Yeah, okay lang. Pero lahat ng bagay may tuldok. Hindi puro kuwit. Lahat may tuldok. May pagginto. Tama na yan. Nagkambali na tayo nung araw. Let's move on. Ha? Tigilan nyo na yan. Tapos, nagpunta rito si Nakita mo ba? Kasing ganda mo.
Si Jeneline Mercado. Ayan. Maganda ako, bata lang siya. Yan eh! Talaga ang tigas nito. maganda raw. Mas maganda raw siya. Mas bata lang si Jeneline. Marami salamat. Mga wala kaming tulog, tingnan mo yung tsura namin. Ay, bag namin, 1 kilo. Ayan po, si Dennis Trillo at saka si Jeneline Mercado. O, nagpunta sila rito, nagbigay ng libreng kasiyahan. Diyan, sa Kartilya. Nag-surprise sila sa mga taga-lungsod ng Maynila. Sa manager nila, Jeneline at Dennis, thank you very much. Ha? Thank you very much sa inyo. At kay Jeneline Mercado. Ayan, God first. God first din sila. So thank you very much, Ms. Jeneline Mercado and Mr. Dennis Trillo. At saka gusto pa raw nilang bumalik dito to entertain. For free, ha? For free. So thank you very much, ha? Grabe, ito yung payat ko na pala. Ako rin. Grabe. Ayun sila, kumakanta sila doon sa Christmas tree natin. So maraming salamat, ha? Ako natutuwa kasi ako te pagka marami tumutulong sa Maynila. The least thing that you expect from us is a simple 2 words. Thank you. Yan lang. Okay. Kanina po pinanumpa na natin na bahagi ng bagong Board of Regent si Mr. Francis Chua ng Board of Regent ng UDM. Nag-vote siya. Dagdag na mga members ng Board of Regent sa Universidad de Manila. O, yung ano nga pala, yung senior citizen, ha? Tuloy-tuloy na yung cake. Alam mo ba yan natin? Ang nga pala, nabanggit ko na. Tama, lumulutang na ako. Ang tuloy pala, yung allowance. Yung allowance. Nakalimutan ko banggitin. Yung pension ng mga senior. Saka PWDs, no? Solo parent. Okay. Okay. Ay! Okay, wala na. Ito lang. Yung sa license mo. Hindi, yung Stereo Ranger. Mga kababayan, nalulungkot po ako. Ayan, ha. At least marinig nyo na rin sa akin. Nalulungkot po ako. Linis kami ng linis ng ilog. Nag-create na kami ng Stereo Ranger. O, diba, araw-araw halos may naglilinis sa Manila Bay. DPS na po yun, ha. Habang gumagawa ang DPWH, DNR, MMDA, naglilinis. Yung basurang galing sa ibang probinsya, sa Manila Bay, pumapasok sa amin, nililinis naman namin. Yun, meron pa akong dahilan. Kung magdadahilan, ha, kung magdadahilan kami, which is hindi naman namin ginagawa, nasabihin at sisihin, yun ay galing sa ibang probinsya. Kasi malaki yung Manila Bay, di ba? Pero yung Estero, wala pong dahilan doon na pwedeng ituro, kundi tayo rin mga taga-Maynila. Nay, tay, lolo, lola, ate, kuya, mga kapatid, mga batang Maynila. Huwag yan ang tapunan ng basura, Estero. Nahakot naman yung basura. Lagay nyo na sa tamang sisidlan. Imbis na nililinis namin yung mga kalye, mapupunta kami lagi sa Estero. Tumulong na po kayo. Ayan o. Tingnan po ninyo. Araw-araw na lang ginawa ng Diyos. Sa year-end report, ipakikita namin sa inyo ilang tonelada na. Ilang libong tonelada. Ha? So, ibig sabihin, 1,000,000 kilos na yan. Kasi 1,000 kilos is 1 ton. 1,000 ton is 1,000,000 kilos. Ilang libong tonelada na ang nakuha natin in a short period of time. Lilinisin po namin yan. Wala pong problema. Obligasyon po namin yan. Totoo po yun. Gagampanan namin yan. Pero, tumulong na kayo. Huwag nyo na ilatapos sa Estero yung basura ninyo. Kaya na pag-iinitan kayo ng pamahalaan na alisin kayo sa gilid ng Estero. Dahil kasalanan nyo din. Tumulong na po kayo, makiisa na kayo sa mga nanonood. Huwag ko kayo magtatapon ng basura sa Estero.
Ayan, tingnan nyo naman. Oh. Naging lupa na yung ilog. O pagbaha, pagtagulan, baha. Bakit? Sino may gawa? Tayo. Kasi yung ilog dapat daluyan ng tubig. Eh, punong-puno ng basura. Babara. O, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Ayan, oh, tingnan ninyo. O, pakiusap lang, ha? O, basta tayo, eh, nakikiusap. O, buong kababaan loob, nakikisuyo, tumulong po kayo sana. Pero baka o isang araw, magkaroon din ng tuldok yan. O, mag-iiyakan na naman tayo. Eh, pagka kiniliring ho yan, eh, madadamay po kayo ng wala sa oras, imbis na panatag kayo. Hmm. Okay. Ayan, oh, papasalamatan ko lang, ha, yung sa empty cab. Maraming salamat sa lahat ng lumahok sa himig ng Pasko na ginanap sa Kartilya mula Lunes hanggang Biyernes, yung ating ginawang himig ng Pasko dito. Na ito, ano to, programa to ng Manila Tourism, no? Julius, no? Manila Tourism to? Yes, po. Ramon Magsaysay High School, International Youth Fellowship Philippines, between dance team at the Little Santas, Adamson University Basic Education Department Coral, Mariano High School Coral, Manila Science High School Coral, University of Manila Singing Ambassadors, Golden Success College Coral, University of the East Manila, Banda ng Maynila. Maraming salamat rin sa PAR, P-H-A-R, para sa sponsorship ng loot bags para sa M. Rojas de Ayala Elementary School at Christmas Carolers. Yan, ha? Tapos, oh, yung part na yan, oh, eto Julius, ipakita mo nga sa kanila kung meron ka. Yung ating kartilya, di ba nilagyan natin halaman yun? At di ba marami pang open space? O yan, tingnan po ninyo. Pakita mo nga Julius yung video na nagdagdag tayo ng mga halaman, green space, open green space. I-retrieve mo pa. Ayan ha. Yung kartilya, pag pinasyalan nyo ngayon, mas maraming halaman ngayon. Tapos ginagawa na po yung CR. Yung request ng mga netizen, sana may CR. Diba sabi ko sa inyo, ayan nyo, maghihanap ako ng pera ng gobyerno para meron ng mga maayos na ano, pasilyas. Pasilyas. Palikuran. Palikuran. Oh, ayan po. Gagawin na ho yung ano, yung kasilyas. Request nyo yan, ha? Kayo may request. So, dinagdagan pa namin ng halaman. Napakarami yung halaman. Ang ganda-ganda po tingnan. Hindi po sa... Syempre, hindi naman love yourself, no? Ano lang, talagang nakakatuwa lang. Na nagiging maliwalas dahil sa mga halaman. We will address air pollution in Loton. We'll build more vertical gardens, more greens, more open space, more parks, because for the next generation, not for us, so that they'll have more clean air. The problem with air is we don't see it. We don't even feel it, pero magkakasakit tayo because of the fine particles. Unlike yung basura sa estero, pag nilinis ko, malinis ang estero. Solve ang problem kagad sa water pollution. There is a science to cure the water. In Bornal, pwede ngang inumin eh, because of science. But there is no science on how to cure the air, make it cleaner. Isa lang ang solusyon. Halaman. Ayan, Julius. O, ayan. Tingnan po ninyo. Ayan, o, dating asfalto yan. O, yun nasa Ledgi. O, dating asfalto yan. O, ayan, yung mahaba. Yun yung CR. Yun yung ginigiba ngayon. O, ayan, yan. O, gigibay na yung kubo, yung bahay kubo na yan. Magiging CR na yan. Ayan po. Nakita nyo, ayan. Ganda. Temate. Diba? Ayan yung mga, meron na kasi dati nilagay tayo dyan na tinaniman. Ayun, buhay na oh, yung tinaniman natin. Nakita niyo yung green na green? Oh, ayan yung unang buwan natin. Buhay na sila. Ito naman yung mga bagong area. Oh, same thing with the Mayan Garden. Ayan. So, more plants, more green. Panlaban natin sa carbon? Dioxide. Carbon monoxide. Oh, ayun naman ang pagkain ng halaman. Ay, halaman naman magbibigay ng malinis na hangin. Ayan po. Ayan. Ang galing.
Thank you very much sa Parks Development Bureau, City Engineering, DPS. Thank you. Ayan, mayroon sa kaliwa. Ayan, makita mo mga bago. Mas sumaliwalas na ngayon. Thank you very much. Okay, so tapos na tayo. Ate, dito na tayo sa ating mga donation. Unang donation, 100,000. Thank you very much, ha. Victory, ano ba ito? Victory Mall. 100,000 para sa In-City Vertical Housing Program. Thank you very much, ha. Okay. Thank you. Palakpakan. Ito po mga donation nyo. Again, galing na naman. Alam nyo saan? Kung taga Maynila kayo, talagang matutuwa kayo. Galing na naman sa mga immigrants, OFW sa buong mundo. Ba't ka naman hindi magsisipag sa gobyerno? Di ba? Ito po pera nyo lahat. Oops, may nahulog pa 20,000 yen. Isang lapad. Galing Japan, no? Tingnan nyo mga pera nyo. Ayan po, dollars, cheque. Ito po, ha? Babanggitin ko. Tapos manood kay mamaya ng ending. May bago kaming style ngayon. Para malaman nyo na na-receive lang namin, do sa ending, may credits. Yung parang gumaganon. Makikita nyo pangalan nyo. Ito, hapon, no? Kitagawa. Ano to? Lolita. Bosi. Dalawang lapad. Di ba, 10,000 ang lapad? Uh-huh. Japan. Japan. Pa-Japan ka na ngayon. Ayan, Japan. Diba? Tawagin si Treasurer. Yan, ha. Sige, habang nag-ano tayo. Tama yan, Julius, ha. I like the idea. Thank you very much. Ayan, nasa TV nyo na po ngayon yung mga pangapangalan ninyo. Para pag minamiss ako, kasi ayoko kayo magtatampo, basta pipilitin kong Swiss francs. Social talaga. Di ba? Nakalimutan ko po sa visit. May tinonate po si former counselor Don Bagatsing. Noong panahon po nung meron tayong itong recent na bagyo, 220 boxes of distilled water. Thank you. Yun po ang ginamit natin doon sa ating evacuation center. Pinadala ko po sa MDS. Thank you, former counselor Don Bagatsing, for donating such Maxus sa Philippines. Para masakyan na ginamit natin sa gift giving. Thank you very much. So nakita nyo yung credits sa Wakali. Paano ba yung screen yan? Mali orientation. Kanan. Sa kanan ng screen ko. Yan. Sorry, ha. Okay. Andyan po. Ha? So ito yung mga donation ninyo. Ito pipiliting ko Marichu, Diona. Patakbo mo lang ulit, Julius. Ha? Yan. Rosel Reyes, Anonymous, $70, and Nubina Booklets, Medi Natividad from San Pedro, California, Cecildad El de Mesa from Cuesta Verde, Subdivision Maharlika Highway, Isabel, Isabang, Lucena, $30,000, Manager's Check. Isabel, diba? Lucena, nakakatuwa naman. Olive Francis Esteban, $1,000 t-shirt na maroon na Hawaii. Pasalubong from Hawaii, and Dollar Lay, pampaswerte, $20. Di nga mo. Hinahanap ka nga pala sa'yo yung isa. Ayan daw yung sa'yo. Ayan, Felicia from the ocean. Di ba, Hawaii? Thank you very much. Hindi ko po ito gagamitin. Totodasin ko po ito. Hihilahin ko ito yung $1. Sibigay kay Treasurer, ha? Thank you very much. Ha? Napaka-creative naman ito. Halata mo talaga ang tao na. Ba't ka naman hindi malulugod sa pag-gobyerno? Kinarireo. Mm-hmm. Yeah? At ang inyong mga sulat, greeting cards na sa akin lahat, ha? Ayan, ha? Dami niyan. Maraming salamat sa inyo, ha? Mga padala ninyo. Ayan, ha? Andyan po, nakarating po sa akin lahat. Ayan, ha? Okay. Ayan po, mga dala ninyo.
pati sulat ninyo sa kamay. Babasahin ko naman po lahat yan. Okay, ito yung pera, ito yung sulat, donation 100,000. Nasaan ba ako natigil? Olive Francis Esteban, Eduardo Silverio, Amelia Silverio, $400 check from Texas. Kitagawa, Lolita Bossi, 20,000 yen. Miss Elisa Quijano from Denmark, 100 Swiss francs. Kuwagin na si Treasurer. Oh, daming pera rito. Oh, Lydia Evangelista, $300 with dollars 20 and balikbayan boxes. Thank you, Vera. Halanes family, 2 boxes of chocolates. Nestor Lawan, Christmas card. Liz Dumigpi Villamar, Pelisa Santos. Oh, Khalil Arbo, Faculty of PLM. Book, start with my... ito yun, no? Binigay ng talaga ni Nestor ni Khalil Arbo, Faculty of PLM. Thank you very much sa book na yan. Ito yung mga bata. Mga bata, oh. Children's Choir. Children's Choir. Taga Sampaloc to mga to. Mm-hmm. Oh, thank you very much sa mga bata na yung mga piggy bank nila para sila si Aaron. Oh, yan. O tapos may nagbigay kanina sa akin, ate, doon sa, hindi siya taga Maynila. Nabalitaan lang niya na magpupunta ako sa Santa Ana School. Inabangan ka. Inabangan ako. Binigay niya ako. Kung sino man kayo, Nay, kinis ko kanina, thank you very much doon sa senior citizen na yan. Binigay niya kanina. Ito, hindi na umilaw. May ilaw to eh. Oops. Anyway, sabi niya, personal daw niyang ginawa dahil hindi raw niya alam kung paano niya ako ririgaluhan at pasalamatan dahil nanonood daw siya lagi ng Facebook natin at natutuwa daw siya. Kaya nung malaman niya doon sa schedule ko na pupunta ako doon sa eskwela, I think is taga Marikina ba yung na-overheard ko? Basta she's not from Manila. Thank you, Naya, kung sino ka man. Thank you very much. Sabi ko, di ba, huwag kang mag-alala na, itatabi ko. Kasi ang daming tao kanina eh. So, ito po ah. Sa mga bata na nag-caroling, ayan ang pera ninyo. To US Embassy, thank you very much, Ambassador. Thank you very much sa regalo nyo sa akin. Ang dami, regalo. Lahat ba to, Julius, nilagay mo sa screen, pati mga chocolate. Oo, ha? Give value to that. At least pasalamat lang yung mga cakes. Okay, magtatampo ha pagka hindi namin nabanggit o ano. Pero wag naman kayo mag-alala. The least thing that I can do, ibigay yan. O, for example, chocolate. O, ayaw nyo ba? O, baka naman pagkatapos ko kainin lahat yan, magka-diabetes naman ako. O, hindi dahil sa ayaw kong kainin, pero ayaw nyo ba na makain niya ng mga nasa Boys Town? O, sa Girls Town? Diba? Tara po yung chocolate kaya dito na binibigay sa akin. Kaya lang, pag sinolo ko yan, bukas, diabetes ang labas ko. So, White House Historical Association. White House Historical Association, Presidential Helicopter Scale Model, Christmas Ornament. Ito yun. Thank you. Thank you sa inyo. Para ba, Julius? Ayan, yun. Okay. So, thank you. May bago akong piggy bank. Ayan. Thank you sa inyo. Ano pa? Lana, sulat, t-shirt. Plant-based vegan Iron Man. Ito. Thank you very much. Okay? Next. Yung kanina, may nagpunta rito, nagpapicture sa akin. Thank you. Sabi ko siya, itatabi ko eh. Ayan. Okay. Wala na akong nakalimutan. Ay, sino to? A man with vision and will to serve. Oh, thank you sa nagbigay nito, ha. Ang galing mo. Paano yun? Ba't nandun yung mukha ko? Sir, may ilaw po yan pa siya sa 3D. Ha? No, magka. Ay, may paano? Joke lang. Wala eh. Wala. Ayos yung hindi. Chairman Darwin ang nagbigay. Ayan, Abigail Ibay. Thank you. Teka, baka mam... Sige. Sige lang. Walang problema.
Oh, yeah. Tingnan mo nga. Ayun po siya pag ginakaw. On mo. Ayun. Oh, thank you very much, ha. Pamilya Ibay. Okay, o, legba muna. Oh, okay. Thank you. Tawagin si Treasurer. Nandito lahat ang pera. Oh, dami ng pera. Mga cheque, oh. Okay? So, anyway, tapos na ako. Ate! Oh, baka meron kang message sa... ano ngayon, na... last Friday na bago mag-Christmas ng 2019. Tama? Tama po. O, sige. Ikaw naman magsalita. Makakapagod to. Kailangan maging creative. Oo nga eh. After everything said and done. But, you know, I'm happy. It's tiring. It's medyo challenging siya, no? But, you know, serving you in every small way, small steps. Basta patungkol sa inyo, okay lang. Oh, masaya naman ako. A simple thank you coming from you. Tapos yung million-million taker na na-receive ko. Lalo kami magbubuti ni Ate Honey. Oh, ngayon, Pasko, babati sa inyo. Oh, magbibigay ng mensahe si Vice Mayor Honey Lacuna. Oh, ayan. Oh, Julius, oh, si Ate naman, focus. Oh, puro ako lang. Oh, si Ate rin. Bago kayo batiin, masasalamat ako. Jug, ginawa na rin nila. Jug. Baka model na ng jug. Ayan, jug. Jug nga. Pa rin nila ako ng jacket. Ako, may dumating din akong bago. Magkasabay siguro tayo. Ginawa ulit ako ng jug. Kaya lang kasi nakabarong ako. Saka late na. Kaya nagmadali ako na mag-broadcast na kahit nakabarong. Oh. Ayan, may jug na rin. Jug model na rin si Ate Honey. Hindi naman. Artistahin. Oo, artistahin. Oo, Ate. Sa kabilang kaliwat kanan po nga mga kasiyahan natin ngayong Kapaskuhan. Pakatandaan po natin na si Jesus po ang dahilan ng atin pong Kapaskuhan. Naway maibahagi po natin sa atin pong mga kapamilya, sa atin pong mga kaanak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang tunay na diwa ng Pasko. Yun po ang pag-ibig, pag-asa. Sana po magkaroon tayo ng isang masaganang Pasko. Gusto ko lamang po kayong batiin ng isang maligayang Paisko and the Honey New Year. Ah, pwede. Ah! Pwede. Okay. Maraming salamat, Vice Mayor Honey Lacuna at sa Konseho ng Maynila. Well, sa mga kababayan natin, ito ang ating X number of weeks ng capital report since July, pagkaupo natin. Anyway, I will talk to you. I will report to you. I swear, I promise you, we will report to you our 6-month development, if there is development in the city of Manila. Ilalatala ko sa inyo, no? Department by department. Ilalatala natin in a matter of few days. But for the meantime, magpapasko na. So, sa atin, sa ating mga kababayan, no, lagi natin iisipin, bakit nga ba tayo nagdiriwang ng Pasko? Well, ang basic na sagot dyan, kasi birthday ni Jesus. Tama naman. Ayon sa siguro nakaugalian o kostumbre, no? Na ipinagdiriwang natin ang karawan ng Panginoong Jesus. Okay? Pero more than that, no? I think Jesus would love to see us. No? Siguro mas gugustuhin at loloobin ng Diyos, ha? Na kaysa i-celebrate natin, no? Para masabing i-celebrate lang ang birthday niya, ay sundin natin yung mga kanyang tagubilin. Ano ba isa sa mga, o ilan sa mga tagubilin ng Panginoong Jesus? Di ba? Yung mahalin mo ang kapwa mo.
tulad ng pagmamahal mo sa akin. Nasa 10 utos ba yun? Oh, love thy neighbor. Oh, di ba? Mahalin mo ang kapwa mo. Oh. Ay, pasensya na kayo, hindi ako religyoso. Kaya lang madasali naman ako. Eh, marami rin akong kasalanan sa mundo, hindi ako nakakapagsimba. But I always pray. No? Pero sabi ko, sabi na yung Panginoon Diyos, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Oh, birthday ni Jesus. Di ba? O di sundin natin siya, yun ang birthday gift natin sa kanya. Mahalin natin ang kapwa natin. Dahil, pag minahal natin ang kapwa natin, para na rin tayo nagmahal sa ating komunidad. At pag nagmahal tayo sa ating komunidad, nagmahal tayo sa ating syudad. Pag nagmahal tayo sa ating syudad, nagmamahal tayo sa ating bayan na ating kinabibilangan. Dahil sa pagmamahal, mayroong malasakitan. Kasi may love eh. Dahil sa pagmamahal, magkakaroon ng respeto sa isa't isa. Oh. Kaya tingin ko, ang pinakamabisa na diwa ng Pasko, bukod sa ito'y nakasanayan, naging kustumbre, at tayo'y sa paniniwala, tayong mga Katoliko, ako po'y Katoliko, na ito'y kapanganakan at araw ng kapanganakan ng Panginoon Diyos. Pero sa pangkalahatan, for the season, purposes of the season, mahalin natin ang kapwa natin. Kaya siguro walang masama na itong Paskong ito, ang umiral sa lungsod ng Maynila ay ang pagmamahal sa isa't isa. Yan ang mensahe namin sa inyo dito sa pamahalang lungsod ni Vice Mayor Hani Lacuna at ng Konseho ng Maynila. Magmahalan tayo pag malasakitan natin itong syudad natin. Ang ating mga sarili, mga mahal sa buhay at ang ating kapaligiran. Dahil pagdating ng finals, tayo-tayo rin magkikita, ate. Yep. Di ba? Tapos, darating ang takdang araw. Pagtiklop ng tilon, magpapantay ang mga paa natin. Pipikit ang mga mata natin. At tatanungin tayo ng may kapal. Ang malamang unang matanong sa atin. Hindi ko naman alam, no? Hindi ako sigurado dahil ayoko naman munang malaman. Mauna na sila. Natuloy mo, Jesse. Tatanungin tayo. Siguro, ah, dahil may paghuhukom. Darating ang paghuhukom. Sisiya sa atin tayo. Pagdating natin doon. Baka tanungin tayo ng Panginoon Diyos. Ano ang ginawa mo sa kapwa mo? Baka. At huwag nyo nang ipagbaka sakali kung yun ay tatanungin o hindi. Maigi nang gawin na natin ngayon habang tayo'y nandito pa sa sanlibutan. At may pagkakataon pang baguhin itong ating mga nakagwalihang mali. Ituwid ang mga baluktot. Baguhin ang mga maling pananaw. Lalo na yung mga nakasanayan natin. Hindi ko mo nakasanayan ni tama na. Pag mali yung nakasanayan, mali yan. Pag mali ang umpisa, mali ang katapusan. Hindi magiging tama ang naumpisang mali. Oh. Kaya siguro naman, sabi rin naman ng Diyos, di ba? Pinatatawad ko na kayo. Tinubos ko ang lahat ng kasalanan ninyo. Yun ang sinabi ng Diyos. Kaya nga napako si Jesus sa krus. Tinubos ng Panginoon Diyos ang kasalanan natin. Siguro, ganun din tayo sa buhay. Yung mga pagkakamali natin kahapon, noong isang linggo, noong isang buwan, noong isang taon, ituwid natin ngayon. Yan ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Pag dilat ng mata natin, ibig sabihin, may bagong pag-asa. May bagong umaga. At may bagong pagkakataon. Kaya, kami ni Vice Mayor Hani Lacuna at sampu ng aming mga kawani sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Hangad namin na sana mapakinggan ng Panginoon Diyos ang inyong mga kahilingan o wish, no? Itong Pasko at New Year. At may mga sakit, hagkan nawa kayo ng kamay ng Diyos at kayo'y gumaling. At yung may mga pinagdadaanan, may hugot sa buhay. Sa tulong at gabay ng Panginoon Diyos, malagpasan nyo sana yan. Tapos naman, ang wish ko naman sa mga mema,
Alam mo, Mema? May masabi? May masabi lang. Iwasan ninyo ang ampalaya kung wala kayong diabetes. Dahil ang ampalaya ay mabuti yan sa diabetes. Sa pamumuhay, hindi maganda ang ampalaya. Kasi bibigat ang buhay ninyo. Meron din kasabihan sa kalye, kung wala ka rin lang masasabing matino sa kapwa mo, huwag ka nang magsalita. Kaya itinuro sa atin ng mga magulang. Now, 2020 na. May awa ang Diyos kung ano ang susunod na taon. Sinabi, 2020, sa vision, malinaw. Binibigyan tayo ng pagkakataon na lumiwanag, luminaw ang pag-asa ng lungsod ng Maynila sa 2020. Next year po, etnib na. Mm-hmm. Galing ah. Ha? Diba, na, maipasok ah. Maipasok lang ha. 20-20 lang, o 2020, di ba? Uh-huh. O, malinaw ang taon, 2020. Palinawin din natin ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating pananaw sa buhay. Huwag tayong aasa sa 2020. May bagong resulta na maganda. Kung ang gagawin natin ngayon ay katulad noong 2018. Pareho pa rin ang resulta yan. Kaya kayong lahat, inihikayat ko, mga kababayan, total, Pasko naman na, kapwa-tawad na tayo. Total, Pasko naman na, magmahala na tayo. Total, Pasko naman na, bagong taon. Pagmalasakitan na natin ang lungsod na ating kapanganakan at kinabibilangan. Dahil at the end of the day, sa finance, tayo rin na magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya po, let's move on. Let's help each other. I, your mayor, and the vice mayor, is begging you. Please help us. Wala akong masamang intensyon. Gusto lang namin maglingkod ng maayos. Pero hindi kami magtatagumpay sa paglilinis, pagsasaayos, at pagbibigay ng kapanatagan sa bawat puso't damdamin ng bawat pamilyang Manileño sa lungsod ng Maynila nang hindi namin kayo kasama. Kailangan po namin ng tulong niyo. So, Merry Christmas. At least, may handa ba kayo? Kasi ang Pasko, tiyak. Si Attorney Chris Tenorio masaya ngayong Pasko. In a relationship. In a relationship. Ayan. Ay, namumulaw. Julius, naunahan ka na ni Chris Tenorio. May jowa na siya. Sabi nga sa Facebook account niya. Ano yan? In relationship. In relationship. Si Julius kaya, kailan ma... Nikki Collins, kamusta ka naman? Nakita na kayo, Julius? Dead ma si Julius, oh. I love you, Julius. Ngayon, thank you very much din. Merry Christmas sa ating mga kawani ng pamalan. Next year, etnib na ang Maynila. 2020 Manila. So, Ano, 500 years. 500 years. Mm. Sana mapagandahan ng Manila Tourism Board ng Manila, no? At ng national government yung 500 years na ang Manila. Mm-hmm. So muli, Ate. Paalam na. Muli po, maraming salamat po. Isang linggo na naman po ang natapos namin. Mm. Okay? So muli, I hope napakinggan ninyo ang aming panawagan. Maraming salamat sa mga tumutulong, sa ating mga OFW, immigrants sa buong mundo, sa Middle East, sa Europa at sa Amerika. Maraming salamat sa inyo. At sana nga po, sana makaraos tayo. So, Happy Friday.
I hope by this time na aliw namin kayo sa loob ng 2 oras at nasa bahay na kayo, no, sa sobrang traffic, no. Ito po ang inyong lingkod, ang ating Vice Mayor si Annie Lacuna, ito ang inyong lingkod, Isko Moreno, nagsasabi sa inyong Happy Friday. I still consider it happy. When there is traffic, there is opportunity because there is economic growth or economic movement in our city. So, magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first! God first. God first.